Yeah. May panghuli, pwede mo ulihin eh. Pwede mo tapangan yan eh. Ang dami mo panghuli oh, Cyclops ka, Last Insanity, ano? Tapos si Bensanity sa Atlas. Yun nga eh. Na, na-witness ko tong Cyclops nung day one, Qualifiers, Christian, nag-stream din ako noon eh. And people are using it. Ang ginagawa dito, late game eh. Meron kang instant na pangulit, tapos yung second skill mo, yung planets attack. Oo. Tagal na nating di sinabi yung planets attack. Ano kasi siya eh, automatic siyang damage. So hindi mo kailangan to market, di ba? Yeah. Mo lang yun. Pero, pwede mong targetin kung sino yung gusto mo, pero gets, di ba? Parang automatic siyang lalabas. So, uncontrollable damage. I think Cignal Ultra, meron silang kahit o panong insurance sa late game. But then again, carry to, pare. So, ewan ko na. Ewan ko na. Support! Support Cyclops! Laruan natin pal, Cyclops eh, no? Cyclops. Bantayan natin. Kasi alam mo, hindi ka pwede basta humarap-harap dito kung ikaw si Escalera. Oo, diba? Nga eh. Kasi pwede ka ma-burst. Siguro tinignan nila yung playstyle ni Escalera dito na patulan nga natin yan. Patulan nga kaya natin yan eh. Diba? Napumi-flicker, no? Napumi-flicker. Yun yung danger. Minsan, pag, ano eh, pag aggressive ka, pwede kang patulan kasi. Oo. Kaya tignan natin. Oo! Ayan na nga. Ayan na nga, men. Oh, Cyclops Melendez! What? Ay, oo. Like, miss ano? Miss, oh my god, wasa ka ng pangarap tol ha? Yung tol, pwedeng, alam mo yon ha, ang MPL tol, 3 months yan. At pwedeng madetermina ang yung future in 3 months with just one press. One press, Miss Flicker. Miss Flicker tol. That was a misstep on that. Mula doon sa Gillette Instant Replay natin mga kaibigan. And syempre, Cignal Ultra, they will capitalize on that fact. Ladies and gents, binati ng Phantom Execution dito. Nag-miss yung Thornrose. Nako, Hades, walang pa. May puncture pa rin naman. He'll be going out. Okay. Hindi pa tapos. Pero ayan, ang crucial nun kasi nabigyan si kaibigang Hades ng opportunity na maging aggressive. Lalo na at level 4 na siya, kaibigang Shinbu. Mind you, yung isang Lancelot ay kaya ding sumugod sa isang carry sa huli. And then again, ang daming late game damage actually dito ng Cignal Ultra. So I think Arkangel kailangan nilang umarangkada, kailangan nilang pumitas. Mukhang pitas naman, no? Ramdam eh. Tsaka naramdaman yung pagod ng game number 1. Kanina, intro pa lang, grabe na yung nangyari. Ngayon, medyo relax tayong konti. Kung ano lang yung pwede mo makuha. May aggression pa rin, pero kung ano lang yung pwede mo makuha. Oh man, ako. Kukunin na nga dito yung Molten Lava buff. Mula sa orange ni kaibigang Hades as the third is now resurrecting. Man, I think yung Cignal Ultra, gusto ko yung ginawa nilang decision na baguhin yung timpla, no? Kumbaga, kung kanina masyadong maraming asukal, ngayon mas marami na yung creamer. Yeah, activated yung dragon form dito ngayon, hinahabol si Escalera. Ayos ha, may dragon sa paligid na Escalera dito. Pero mas pwede lang malalim. Oo. Tignan natin. Nakakuha ata ng libreng turtle ang Archangel? Oo, libreng turtle, bro! Mukhang bro. Asan yun, bro? Sila pa rin. Esmeralda ba, bro? Nakay Sasha. So medyo okay pa din. Konti lang ang kalabangan dito in terms of gold. Pero again, mas agresibo ang side ng Cignal Ultra. Huli ka, Betchin! Huli, Betchin. Tapos thumbs pa yun. And that's the one there. Ay, hindi nila na-check man yung Esmeralda. Ay, hindi man nila na-check yung ano yung sa ibang bahagi ng mapa. Yung carry natin dito. Madagami going for that Yasuo. Yung Esmeralda din. So, yan, buhay offlane. Talaga, lagi ka naman magaganyan. Lagi ka naman mamamatay eh. Matic yun eh. Matic roll mo yun eh. Roll mo na mamatay eh. Meanwhile, eto na nga, Escalera. Baiting out the Atlas Night Arrow mula kay Keke. Bawi lang, parang Shinbu. Bawian version. Meanwhile, that is, of course, Binawian din. Nakabawi din sila. Binawian din si Escalera dito. And actually, Eason with even his rejuvenation dito, not gonna be enough. Actually, to save Escalera. Maibigan, we have a very close game, no? Kills are handing on back and forth. Pero, I think, given na to, of being these two teams, batayan na lang po na siguro is how objectives are translated and who is getting snowballed. Sasha here is doing really well. Ganun pa rin si Hades. Lalo na si Hades. I think, ang lamang sa setup dito ay Cignal Ultra sa bandang baba. Kasi nga, yung turtle sinisetup nila. That's why the Esmeralda is shoving it out. Pero sabi ng Archangel, kailangan natin ilaban kasi nga kailangan natin kontrolin ang turtle. Pero nakapatay ng isa si Hades. Nice outplay, Keke, falling down. Yep. And of course, Rhea is sobering around the corner kung sakali makakarating siya para sa laban na yun. Mga kaibigan, ano pa rin eh? Just kills, no?
Oo, yung that's... title dito ngayon yata siguro kinukuha ng Cignal Ultra. Yung ano dito, siguro domination, kinukuha ng Cignal Ultra para ma-convert sa real objectives, which is ito for this time, Turtle. Libre na rin yata ito. Libre yan. Libre yan. 1-for-1 yung Turtle. Question book kanina, Arkangel nakakuha, but this time, na kay Lancelot. So, nakakatakot ng Lancelot pag may Turtle actually. Kasi bukod sa dodge, meron siyang extra shield. But meanwhile, power lockdown. Okay, tingnan natin. Dragon Tail, papasok dito, pero wala planets attack to follow up. That, ayun yung Otterant Inferno. Lumaban, no? Lumaban. Oh, laban. Lumaban. Nilaban ni Yasuo eh, parang feeling niya rin may kakat na sa kanya. Pero anong objective yung ipapalit mo ang wala? So the other one said, catch again onto Yasuo. Two deaths on that offlane. Oo nga. Parehas, Kuya Shin. Parang hindi pa tapos eh. Pero feeling ko, ano eh, mas maraming option kasi yung Cignal Ultra to initiate. To pick up, yeah. Yung pick up talaga, tol. Malayo lang yung range ah. Oy! Paana lang yung ano eh. Paana lang yung meron sa Arkangel na kay Keke. Hindi pa nag-ano yan, hindi pa tumatalon yung Esmeralda din. Nasa Gedli lang ulit yung Esmeralda natin. So, yun yung power ngayon ng Cignal Ultra. Nagmamanifest yung comp ngayon ng Cignal Ultra. This is a well-drafted game for them. Oo nga, man. Iba DJ 103, level 7. Meanwhile, level 10, si Hades. Yung kalaban niya dito na si Saksa ay level 10 din. Pero unti-unting nagkakaroon ng momentum ang Cignal Ultra, man. Yung Star Power Lockdown, napakalayo niyan. And, pwedeng-pwede kang mapalo up kagad ng Phantom Execution kapag tinamaan ka ng stud. So, kailangan mag-ingat ng Archangel dito. Arrow coming in, pero basag ang tore. Binibilisan na rin dito ng Archangel, ng ano, Cignal Ultra. It'll be able to get the continuous. Ang inhibitor turret, kailangan dumahandaan na lang Archangel dito na makasagot or kahit pa paano. Don't lose too much bago pa man magkaroon ng inhibitor turret push, no? Pero ayan, tingnan mo, hindi rin yan. Ito, konting bakbakan na ito. Hindi yan dapat na tinitingnan nyo, guys. Yung Esmeralda is also split pushing up top din, ha? Oo. Parang isa game 3, Kuya Shin. Parang nilista, eh. Oo. Sulat mo na yan, tol. Parang sinulat, eh. Pang-ratings talaga, eh. Pang-ratings, eh. Cyclops. Cyclops! Ang pagbabalik, mga kaibigan, and this is the third turtle of the game. Libreng makukuha to ng Cignal Ultra. Then again, may damage ang Archangel in a while. They have arrows coming in. Pero ang daming threat potential ng Cignal Ultra sa lahat ng sulok ng mapa. Ayun na nga yung Thorn Draws. Mukhang nanakawan pa sila ng purple dito. Planets attack coming in from Imba DJ. 7-2. Ubos ang resources ng Archangel Esports. And here's that's the strength talaga of that Lancelot. Killing spree already unlocked here para siya kay Parang Hades. Tuloy pa rin ang laban, mga kabayan, na maalam naman dun yung sagot ng para sa sagot ng Archangel Esports dito si Rhea. Double kill pa with Ben Sanity getting the kill as well. Imbadiji will be the focus here dito. Oy! Ng Archangel Esports as they want their third kill in. Kaya niya patayin yun. Oh, buti na lang nakapag Phantom step out. Imbadiji trying his best to outplay Sasha. He's running for his life. Planet's attack. Kulang pa rin. Pero is the pressure. Ano yung kapalit? Medyo mahaba-haba yung timer na nakuha at na-burn down ng Archangel. It would be of the top lane side as Tuzjin was able to successfully push that one. And also, meron na rin Queen Swings dito, si Rhea. Nag-overextend ata. Granto na. Nag-espadahan ulit yung dalawa pero lugi yung shuriken. Gustong-gusto kunin ni ano ni Saksha yung gold coin that time. I think hindi na worth yon pero he tried his best to risk it. Kaya... ayun, napitas siya. Men, snowball si Edis. Oo, snowball si Edis. Siguro, klaro na sa ating lahat na lamang na ang Cignal Ultra this doon time. Sa part na yun. Oo, doon sa pagkapitas na yon. And mukhang yung Archangel dito parang unti-unti na silang nagkakaroon ng miscoms, no? Yeah. Parang solo-solo na yung ginagawa nilang mga decision making eh. Kilto, parang nagkaroon na sila ng ganun. Pero I want to really emphasize the, ano, no, the Cyclops peak, no? Mukha lang siyang fancy peak, mukha lang siyang pampahype sa atin. Pero feeling ko yun talaga yung, ano, isang malaking win condition eh. Kasi hindi ka basta-basta pwede lumapit eh, diba? Kasi may lockdown eh, no? Lockdown nga pala, oo nga. Star Power lockdown eh. Kahit ano pang hindi ka pwedeng basta-basta lumabas eh kung saan-saan. Yung late game Cyclops kasi nakita mo kanina nung si Saksa nung inabol niya yung Cyclops. Mm-hmm. Tapos yung nagsisecond skill lang yung Cyclops, hindi agad makakay. Ang haba ng range ng Cyclops.
And remember guys, na yung meta natin ngayon, hindi pa gan kapotent talaga eh. There are very minimal assassins pa rin going on around. Napaban pa yung iba like Hellcurt, ganon. Wala pa rin tayong Fusion meta. No, so kaya nagiging medyo may konting freedom yung mga ganitong backline long range, no? Oh man, may dahilan na ako para mag Cyclops sa wakas. Support na, support yun tol, ha? Hey, carry yan, carry. Pipilit mo, ha? sabi kasi ni Wolf, aralin ko na daw yung Lancelot at saka Lingi Wolf. Cyclops ang aaraling ko ulit. akin na lang Wolf yung Ling. Yung Lancelot. Men, kay Wolf. Si Wolf ba captain ng ano, Zen Esports? Ano yan? Oh, pwede. Sige. Actually, di kasi alam ng mga teams. Di kasi alam ng mga ano eh, ng mga main qualifier teams nila eh. May final stage talaga eh. Final stage. Sa totoo lang, marami kasi nagtataka nasaan yung Zen Esports sa bracket eh. Pero pasensya na guys, overqualified eh. hindi kami pinayagan eh, overqualified daw eh. Hidden bracket eh. Kuha yung Lord, that is no surprise, hindi talaga yung ilalaban ng Arkangel Esports. Kahit yung ano eh, kahit all yung... kahit yung Hylos eh, mapapanish eh. Kayang i-duel eh, no? Kayang brastuin ni Rhea kahit yung Hylos. Totoo. At Esmeralda din, that's the thing. Pero hindi pa tapos ha, dito na nagsisimula yung tunay na dilema, kung paano kayo papasok sa loob ng base na laban. Walang ibang ray of hope para sa side ng Arkangel Esports. Sasha, kailangan lang makapag-farm ni Sasha. Kailangan niya pa ng, well actually pwede na to ilaban. No, pwede na, in terms of damage. I think after these three items, magde-defensive item na siguro ang isang carry normally. Pero kailangan ng pre-hit para kay Sasha talaga. Kailangan niya pa isang damage. Feeling ko, Thunderbelt. Thunderbelt. May proc. Wind chant. Na-wind chant ba si Lancelot? Oh, nawi-wind of nature, kaso maliit damage. Mano ni pag nag-wind of nature? Kailangan dagdag. Tignan natin ha, dahil yung Lord papunta na sa baba. Nakupulado ka agad si parang Insom dito. That is the Firewall Girls pathway coming in. Pero nandito na ang Black Dragon form mula kay Rhea. Yasuo, tinatarget ngayon si parang Imba DJ. May the counter and the corner plus gas. Pero pasay kagad. Tapos. Tapos ata unboxing. Kuya Shinbo, ilista mo na. Naisulat eh. Merong nalangan. May na fatal links, may natalunan si Tushjin, and just like that, along the Lord, the pressure is real. Mga kaibigan,